Hello guys! So welcome back ulit sa ating channel Stockplay. At ngayon ay mag-update tayo about sa mga penny stocks ayan, sa PSD. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si bell button para palagi tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So pwede nyo i-check guys yung mga previous upload since kahapon tapos ayan. Yung susunod nating mga videos, okay? So, this Saturday na to, we have here REITs update. Ayan, tapos pangalawa, top 5 dividend stocks, bank sector po ito. And yung tatlo is eto nga. Okay, pangatlo is eto, penny stocks guys, ano? So, let's start. And syempre, before that, so I want to share, no? Okay, para meron tayong idea about sa penny stocks, guys. So pagka sinabing penny stocks, so sabi dito sa mytradingview.com, small company stocks traded for less than $5 per share are dubbed as penny stocks. Ayan. So dito sa PSE, pwede natin i-consider yung mga stocks below 5 pesos. Okay, so dito kasi is naka-indicate $5. So ano tayo, in Philippine peso tayo, kaya gagawin natin yung peso, no? They aren't usually listed on blue chip exchanges like NYSE, but instead are bought OTC, so over the counter po yun. Penny stocks are attractive to many because they're cheap. So yun nga, no? Mura kasi guys, while holding the siren-like allure of outsized gains if that plucky business does make it to the big leagues. Ayan. But be warned. Ayan. So, meron na po ditong warning, ano? Pagka mga penny stocks, guys. Okay? But be warned, penny stocks are risky. Ayan. Filled with junk companies and scams. So, indeed, so sinabi daw ni Jordan Belfort made his ill-gotten gains through penny stock pump and dump schemes. Ayan. So, meron na tayo ditong clue na pagka mga penny stocks, guys, is prone po yan sa pump and dump. Ano? Dumping or duping. So, ano babasa rito? Naive investors. Ayan. Kaya minsan talaga may iipit tayo ano, kung di tayo magre-research. And sa dulo, okay, ano sabi rito? Do your own research and don't get caught out. So, sila na po may sabi niyan sa Trading View. Okay? Do your own research and don't get caught out. Okay? So, hindi kasi pwedeng bigla ka nalang papasok, guys. Ano? Do your own research and syempre, i-manage mo yung ano mo, no? Risk mo guys. Ayan. So lahat naman ng investments and as well mga businesses is may risk. Ayan. So let's start. So unahin natin si Vita guys. Ayan. So siguro mag big picture na lang tayo. Since weekend naman ano. Okay, para chill-chill lang tayo sa ano sa pag-chart guys ano. So, dito kay Vita. Vita. So, i-update natin. So, base dito. Support. So, support natin. Ito kasi pwede natin i-adjust ng konti sa baba. Ano? Ayan. So, nag-adjust tayo ng konti sa 0.50. Ano ba ito? 0.50. 0.55. Okay, malapit dito. 0.55 support for Vita guys, ano? Tapos yung resistance natin na pwedeng ma-consider dito for this one is I think pwede rito. 0.59 to 0.6. Okay. So dito yun guys. 0.59 to 0.6.
Okay, ayan. And yung support nga doon, ano, sa 0.55, guys. Then, we have here, yung second support naman natin. So, just in case na siya ay malaglag. So, kapalan natin to. Support, malapit, guys, sa point, ano ba ito? 0.5 to 0.487. So, medyo makapal nga, ano. So, dito yan. Okay, around here. Support. Second support yan for Vita. Ayan. So, chinect na natin dito sa big picture para meron tayo idea, guys, ano. Hindi pa laging sa daily chart dapat. Ayan. Okay. So, goods na goods ang kanyang itsura. So, yun nga lang pag tinignan natin yan. Yung mismong ano, no? Si chart is still bearish pa rin, guys. So, yung sinasabi nating maganda is yung pagkakaplat natin ng support and resistance. Ayan. So, baka ma-misinterpret nyo. So, next natin is si HP. Wait lang. So, bibilisan lang natin to. Si HP. So, i-check natin dito. Maybe sa weekly tayo para mas maganda yung kayong maging itsura. So far, retest na tayo dito sa baba. Sa all-time low. Okay, malapit yan sa 0.59, guys. To 0.6. So, current support is dito, guys. 0.58 to 0.59 yan. Okay, tapos yung resistance is medyo kita naman, ano? Diba? So, dito yun sa part na to. 0.66 or 67. Okay, basta malapit dito sa area na to. Ayan. And still, may trendline tayo dito since 2020 November. Meaning, still bearish. Still bearish pa rin to. At pwede pa rin mag-create ng new all-time low. Ayan, kaya medyo ingat lang, ano? So, next natin is IDC. Okay, plot lang tayo ng mga support and resistance. Tapos, silip-silipin natin yung mga trend lines. Okay, so IDC, guys. For IDC, so bakit ba meron ganito dyan? Ano nangyari dito? So, dito, guys, kay IDC, still gumagapang pababa. Okay. Check natin dito. So, IDC, maybe, okay, alisin natin, remove drawings. Okay, para fresh. So, tignan natin. Okay. So, this one is a retest sa ating trend line, guys. Since 2019 August, we have here first, second rejection, third rejection, fourth rejection, and right now is dito, guys. So, question mark pa yan. Okay, question mark for IDC. Because wala pa naman tayong breakout dito. So, ano pa lang to, guys? Retest pa lang to actually for IDC, ano? You know? And pag sinilip natin to, so, syempre, yung magiging support natin is malapit dito, guys. Ayan, so, pwede natin mag-antay. Pwede tayong mag-adjust ng very, very light. Okay? So, si support is malapit dito. 0.69, ano? 0.68. Support. Then, syempre, yung resistance, kailangan natin niyang isama. Resistance is around here. Ayan. So, kita naman, ano? 0.77. 78. Okay, malapit doon.
So dito guys, ayan. So nag-adjust lang tayo na konti. So right now wala pang breakout. And kung siya ay magbe-breakout, next resistance possible is dito na. Dito sa area na to. Ayan. Point, ano to? 0.88. Okay, malapit dun. Oops. So, next po natin, si Feeling Best, FLI. FLI tayo. Feeling Best. So, kay Feeling Best naman is medyo nag-rally kanina. Or kahapon pala, no? Ayan. And right now, meron tayong resistance dito. Kitang-kita. Siya ay malapit dito, guys. Ayan. 0.9, ano? Resistance 0.9. And kung magbe-breakout yan dyan, so next target, next resistance is almost here sa part na to. Ayan. 0.95. Second resistance natin, ano? Dito kay Feeling Best. Support. Support natin is saan? So, saan pwede, guys? So, dito pwede malapit sa 0.85. Ayan. Since fresh breakout to eh. So, support natin sa 0.85, ano? Next natin, ayan, SSI. SSI. For SSI, guys, let's see. Let's check. So, for this one, we have a nice rally rito. Goods. Pero yung resistance is very visible din. So, malapit po ito dito, guys. Resistance. Ayan. Sa 1.61. 1.6, ano? To 1.61. So, tignan natin. Support. Support as well. Kitang-kita. Ayun, ito. Dito sa part na to. Ayan. So, siya ay malapit sa 1. Ano ba ito? 44. 1.44 yung support. So, pagka nag-breakout, we expect pwedeng ma-hit si 1.8. Kasi ito yung previous ano niya, ano, low niya. 2018 yun, yung sinasabi natin. Ito siya, guys. Ito. So, next target to, no? And kapag ka nag-breakout, so, malapit sa 1.8. Ayan. So, next natin, green. Okay. Next natin, green, guys. Green. So, actually, dito nasasama sa mga, ano eh. Sa mga na-upload, ano? Ayan. Kaya gumagawa tayo ng mga big picture update, guys. Ayan. So, dito naman, still ranging pa rin si green since noong April, ano? Support. So, siguro resistance muna. So, si resistance andito, guys. Ayan, sa 1.7. First yan, per support or ano pala, no, resistance. Tapos, yung second resistance natin is andito. So, actually, medyo malayo nga yung pagkakaplat natin ng resistance. And pwede pa tayong mag-add dito, no? So, kung mag-add tayo, sa 1.78 pwede na. Dito, okay, around here. Ayan. 1.77 at least. Tapos, support for green is saan? So, saan tayo pwede mag, ano dito? Mag-plot. So, pwede dito, guys. 1.55 to 1.53. So, pwede natin gawing support chan. Okay.
Next natin is tech. So, tech tayo. Tech guys, for tech. Okay, silipin natin dito. Okay, matagal na natin ito ina-update eh. So, si resistance is still there sa 2.6. And kasi may confluence tayo dito sa ating trend line. Ano? Sa downtrend line natin, guys. Ito. Support. So, sinisipon na ako. Ayan. Support natin is ito. Si 2.43. So, very ano naman, ano, kumbaga, visible naman dito sa chart natin. 2.43. Dito guys, okay, sa area na to. Dyan. And last natin, si CLI. CLI guys, let's check this one. CLI. Okay. So, dito, wala naman tayo gaano ano rito. So, dito tayo mag-focus. Ayan. So, si resistance is around here. Somewhere here. 2.72. Si resistance, ano? So, just in case na mag-breakout. So, what's next is, okay, possible dito na tayo. Dito guys, 2.81 ano, 2.8 or 2.81 support, sinisipon na ako. Support 2 point ano ba eto, 2.58, basta malapit dyan sa area na yan. Ayan, tapos still downtrend pa rin siya guys. Lower high, tapos lower low. So, yun nga lang dito kasi is meron na, no? So, nakapag-build up na siya rito ng momentum. Dito sa area na to guys. Ayan. So, bakit? We have here. Low, lower low, tapos low, higher low. Ayan. And I think tapos na po tayo sa ating update para sa mga penny stocks. And see you po sa next video. Bye-bye. I'm out.